paano pala kasi ng ating internet connection, lalo na sa mga nakadito, at pwedeng-pwede ito sa lahat ng network, lalo na sa mga naka-Tokentex, SmartSan, Globe ATM, Gumo SIM, at iba pang mga SIM na gamitin natin sa ating mga data. So 100% proven and tested ko na ito, guys. At maganda naman ang performance sa settings na ito. So panoorin lang mabuti ang video kung paano i-set up. So unang-una, guys, punta lang tayo sa settings ng ating mga cellphone. At i-click natin itong Dual SIM and Mobile Network. Sa ibang cellphone, Dual SIM and Mobile Data. So pareho lang. At depende, guys, kung anong pang-internet ninyong gamit, SIM 1 or SIM 2. So sa akin, guys, ay SIM 1 at dito ang gagamitin natin. Pagkatapos, i-click lang natin itong Access Point Name or APN. So hanapin lang natin ang New APN, or sa ibang cellphone may nakalagay add dyan sa taas or plus sign. I-click lang natin. So sa akin, guys, ay dito sa New APN ang i-click ko. So papila pa lang natin itong name, APN, username, password. So sundan nyo mabuti, guys, may nagawa na ako dito at pwede nyong kopyahin or isulat nyo sa papel para mas madali ninyong makopya. Okay? So ang ginawa ko dito, guys, itong T-Mobile APN. So open lang natin at sundan nyo mabuti ang ginawa ko. Ang name, guys, T-Mobile. Okay, so ito ang name, T-Mobile. Click lang natin ang OK. Tapos dito tayo sa APN. Okay, so ang APN, smartsites.t-mobile. Okay, so smartsites.t-mobile. Click ang OK. Tapos proxy not set, port not set, username. Ang username, T-Mobile MMS. Okay, T-Mobile MMS ang username natin. Click ang OK. So ang password, pilapa natin ang password, pareho lang sa username. Okay, so ang password, T-Mobile MMS. So pareho lang sa username. So ito ang username, pareho lang ang password at username. Okay, so scroll down, server not set, MMSC not set, MMS proxy not set, MMS port not set, MCC wag natin galawin kasi depende sa network kung ano nakalagay dyan. Nagdepende yan sa network. Okay, so authentication type not set, APN type default lang or not set. So kung walang not set, default lang. APN protocol IPv4 lang. Okay, so IPv4 lang ang APN protocol. APN roaming protocol IPv4. Okay, so dito tayo sa bearer. So kung malakas ang internet connection sa area ninyo or naka 5G, pwede sa 5G, lagay niyo LTE. So kung paminsan ay humihina or pawala-wala ang signal, lagay niyo lang sa unspecified. Okay, so unspecified lang para mas stable. Pagkatapos natin mapilapan, click ang save or done dito sa taas. Okay, so ang default, guys, dito nakalagay sa dito ang check. So dapat itong check ay ilagay natin dito sa ginawa nating T-Mobile APN. So i-transfer natin ang check. So ganyan. At kapag na-transfer na, back na tayo at i-airplane mode natin ng 30 seconds. Airplane mode. Tapos on natin ang airplane mode. On ang data. At subukan natin mag-speed test. Pindutin lang natin ang go. So yan, guys, makikita natin pumapalo siya ng 15 Mbps. So dito sa area ko, guys, ang signal lang dito ay umaabot lang ng 3 Mbps, 5 Mbps. Pero sa ngayon ay medyo tumaas ang internet connection natin. Okay, so dito sa speed test, medyo tumaas ang ating download Mbps at upload Mbps. Okay, try natin mag YouTube kung gaano kalakas. Okay,
So yun guys, makikita natin napakabilis po sa YouTube. So may improvement talaga ang ating EPA na ginawa. So kung bago ka pa lang dito sa aking channel, ay huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga video na i-upload ko.